Hello guys. Konnichiwa. Good evening. Good evening. Nalito ba? Good afternoon pala. Ito na naman ako ulit sa bahay. So ngayon, ang topic ko, tuturuan ko kayo kung paano magnegosyo. Diba usong-uso ngayon yan, yung ano, mga online business. Yan ang topic ko ngayon. Tuturo ko sa inyo, sa mga nanay dyan, at single or tambay sa bahay na walang magawa. Sige, magnegosyo tayo. Watch, please. Okay guys, I'm back. Ayan. Tuturo ko sa inyo kasi ako habang nagtatrabaho ako before, ngayon hindi kasi ako nagtatrabaho, tambay lang sa bahay, joke. Nung habang nagtatrabaho ako sa pabrika, tapos umextra rin ako bilang English teacher at nag-work din ako sa bar, parang naisipan ko na me time pa, parang kahit nasa bahay, pwede kaya ako mapagnegosyo. Yan. Diyan nagsimula yung ano idea ko na magbenta. So, alam ko guys, usong-uso ngayon, 'di ba, yung benta sa Facebook, pwede rin sa Instagram. Instagram ba 'yon? Nalito. Hindi kasi garang gumagamit. Ang main ko kasi kape. Lagi ako nabubulol, grabe. Sorry. Ang main ko kasi talaga, nagbebenta ako sa Facebook almost 6 years na. Yan. Diyan, kumita ako ng, syempre, okay lang na maliit na ano, tubo. Basta yung maliit na tubo na yan, lalaki din yan, basta matyaga ka. Kasi ako nagsimula ako sa mga, alam niyo yun, yung mga damit na hindi mo na kailangan, pero maibibenta mo pa siya kasi maganda. Yan guys, ituturo ko lang sa inyo yung naging idea ko nun kasi, ano, naisipan ko yung mga damit ko na kagaya nun, nagtatrabaho ako sa bar. Yung mga dress na magaganda. So, hindi na ako, nag-stop na ako ng pagtatrabaho nun eh. So, naisipan ko, ibenta ko siya ng mura. Okay lang kasi magbenta tayo sa umpisa para makakuha tayo ng mga customer. Siyempre, kaya nga sila bumibili sa internet, sa Facebook, or sa kung saan sa ang application kasi naghahanap sila ng mura. Yan ang unang kontak. Yun nga guys. So, nagsimula ako sa damit ko na talaga naman magagamit pa siya. As in, 2 to 3 times ko lang naman siya nagamit. Sabi ko, maganda pa to. Halimbawa, kung nabili ko siya ng, sa yen ng 2,000 yen before, binenta ko lang talaga siya ng ano, almost 500 yen or kung medyo mataas naman, 800 yen. Pero mas ano ako sa mababang presyo kasi marami talaga naghahanap. Bakit guys? Kasi mentras mura, mas madami ang bibili ng customer sa'yo. Kasi kung nagbibenta ka ng, nabaw, ang taas-taas ng presyo, kung 1,000 ang isa sa peso sa atin, 500 pesos, tapos ibibenta mo siya bigla ng 4,000 yen or 2,000 sa peso, syempre, iisipin ng customer, di pupunta na lang siya ng department store, doon na lang siya bibili ng bagong damit, ganyan. So, ang naging idea ko, yung mga pre-love, magagandang pa siyang damit, maayos pa, tinginin pang bago, na ibinenta ko talaga siya ng... O kaya guys, hindi lang sa damit, pero ang pinaka-main ko talaga nun, talaga yun ba, yung mga ganyan damit, yan. Pang summer, kasi dito maraming season. May summer, may winter, may autumn, may spring, napakarami. So, syempre, hindi ko talaga halos nagagamit yung madalas 2 to 3 times. So, magpapalit na naman yung panahon. De, mayroon na naman bagong usong damit. Bili ka na naman. So, naipon yung mga damit ko. Kaya, yun. After 1 month, nakita ko yung talagang tubo kasi tuwan-tuwa ako, so na-enjoy ako. Kaya sabi ko, marami pala ako maibibenta dito ng gamit sa bahay.
hindi lang damit, pwedeng sapatos, pwedeng kung ano-ano, basta yung sa tingin nyo na mabibili siya na hindi paluma, as in pwede pa magamit ng ibang tao. Yan kasi ang ginawa kong negosyo until now. Yan, kaya kahit nasa bahay ako, habang nag-YouTube, nag-gumagawa ng vlog, nagbibenta-benta rin ako. Pero ang sa akin talaga, ang technique ko kailangan, huwag masyadong mahal. Yung tamang presyo lang, para naman umulit ng umulit yung customer mo na bumili. Kagaya ngayon guys, ano, di ba nga sa COVID, syempre marami na rin nagtinda ng mask, alcohol, ayan, sinubukan ko rin yan, napakabili niyan, sobrang bili, basta ang tamang presyo lang. So, nakuha ko rin yung manahe, gumawa ng mask, ganyan, handmade, yun, basta kailangan meron kayong idea, kahit ano mabibenta nyo, kung gusto nyo talagang magkapera na kahit nasa bahay lang kayo, na pwede rin habang kahit nagtatrabaho kayo. Pero ako kasi ngayon, as in nasa bahay lang ako, kesa naman yung nanonood na ng TV or dito-dito lang, ganyan, kahit nasa bahay ka, kumikita ka. Kasi direct to the bank yung ano eh, payment dito sa Japan. Alam ko sa business ganun din. So dun sa mga gustong talagang magnegosyo, kailangan lang ano, idea. Pwede rin kayong gumawa ng mga homemade or yung damit, pagandahin nyo, ibahin nyo yung style. Nagawa ko na rin yung mga yan. Lahat ng yan na sold out na, nabili na ng mga customer ko, at shout out sa lahat ng mga customer ko until now, mga repeaters hanggang ngayon, patuloy sila lang mo-order sa akin. Maraming 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 salamat sa inyo. Sobra sobra talaga na ang daming natulungan sa akin. Napakadaming naging tulong sa akin dahil nakaipon ako dahil sa inyo mga customer ko. Kaya shout out sa inyong lahat. So ayan guys, inanuhan ko lang kayo ng aking idea kasi talaga almost 6 years akong nagbebenta. Ako'y tindera, joke. Tindera. Alang nakakahiya, kung gusto mong magnegosyo, go! Kung ano yung idea mo, mas maganda, may originality ka. Kasi kung magbebenta ka na kagaya ng binibenta ng iba, pwedeng magka-customer ka pero mahirap makakuha ng maramihan. Basta meron kang idea, originality, na alam mo na, ay wala pa nagbebenta nito. Gawa kaya ako nito. Yan, tapos pag napansin niya ng customer, at nagustuhan niya yung order, paulit-ulit yan, order sa'yo, promise. Ganyan ang ginawa ko. Kaya until now, andyan yung trust ng mga customer ko. Karamihan sa kanila, Pilipina. Meron din akong customer na Japanese. Yun, thank you sa inyo lahat. So guys, yan lang ang aking kwento, joke, vlog, kung paano mag-online business sa bahay. Napakadaming pwedeng ibenta. Basta sa tamang presyo lang, mababang presyo lang. Sabi nga ng mga Chinese, di ba, okay lang daw yung mababang presyo, pero lalaki din naman yan. Oo, maniwala kayo kasi ganyan ang ginawa ko. Kaya ngayon yung nakita ko unti-unti kong negosyo na kumita. Grabe, nakakatuwa pag nakita nyo na ano, yung pinaghirapan nyo almost 6 years. Grabe, this is it. Parang gano'n, ito na. Ayan guys. So, ayan lang po ang aking topic today. So, gagawa po ako ulit na. Ayan, sana try nyo yung best nyo guys. Try and try. Okay lang, nasa bahay. Kahit ano, benta nyo. Yun. Kahit damit, sapatos, wallet, kahit ano, huwag nyo nang bebenta yung kamag-anak. Joke lang. Ay, naku, ayan. So, guys, paano magpapaalam na ako? Yan lang ang aking vlog today. So, gagawa pa ako. Wait lang kayo dyan. Online business. Magkaroon kayo ng sariling idea, originality. Ibenta nyo ng tamang presyo. Yung mura lang. Yan, magkakapera talaga kayo. Kikita talaga kayo. Maniwala kayo sa akin.
Okay guys, goodbye na. Don't forget to like and share my page. And syempre, pakisubscribe po. Salamat po sa interesado lang. God bless. Goodbye. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby.